Hi guys, gawa tayo ng Sichuan sauce para sa seafood. So may inuwi ulit kami galing Bicol na crabs and tiger prawns. So lagyan natin ng sauce para since boiled na kasi siya nung binyahe namin. So sauce na lang yung kailangan. Tapos in-steam ko na lang din siya ulit para hindi siya i-boil kumbaga. So gawa tayo ng Sichuan. So lagay natin sa pan 1/2 cup na sweet soy sauce, 2 tablespoon ginger. Since wala akong paste, ito na lang gagamitin natin. Grated siya. Ginit ko siya sa zester. Garlic, 1 tablespoon garlic. Grated din. Sesame oil, konti lang. About 1 teaspoon lang. A pinch of salt. Brown sugar. Mga 3 to 4 tablespoon yan. Coco sugar yan or mas kubuado ata yung nakuha ko. Sichuan pepper. Kung wala, pwede naman kahit anong pepper. Although, iba kasi yung kick nito eh. Na nabibigay. Rice vinegar. Mga 2 tablespoon lang. Apple cider vinegar. 1 teaspoon. Usually, naglalagay ako ng lime juice pero hindi naman kailangan. Pwede namang ipatong ilagay na lang pagkakainin na. Coriander at saka yung 5 Chinese spice. Probably 1 teaspoon, 1 teaspoon lang yung nilagay ko. And then, lagay tayo ng hoisin sauce. Mga 2 tablespoon siguro to. Actually, hindi kasi ako mahilig pag gumagawa ako ng sauce, table lang eh. Hindi talaga ako na-measure madalas. Kasi minsan kung ano yung makita kong available sa pantry o kaya sa kitchen, ginagamit ko pa rin, di sayang. Then, lagay tayo ng ketchup. Mix lang muna. Hindi pa naka-on yung ano ah. Mix lang muna natin. Tapos, sa chili, para maging maanghang siya, kung wala kayong mga Chinese na parang bean paste na mga chili, pwede namang maglagay ng sriracha, sambal oleg, o kaya yung chichaw style na chili rin. Itong lasa nito, itong mixture na to as is, pwede na siya actually eh. Pero, pagka, for example, madami yung seafood na ilalagay ko, ihahalo, dinadaya ko to. So, dayain natin ngayon kasi marami yung seafood. Dayain natin siya ng konti. Lagyan natin siya ng tomato sauce. Yan talaga yung pandaya ko. Then, dagdagan lang natin ng probably 1 tablespoon ng or 2 tablespoon ng hoisin sauce. Actually, as is yun, yung dinagdag ko na 1 pack ng tomato sauce kahit hindi na i-adjust eh. Kaya lang parang gusto ko pang dagdagan ng hoisin. Yung iba nito naglalagay ng ano yung water and cornstarch. So, dagdagan lang natin ng Sichuan pepper. Kanina, nag-add tayo ng chili sauce. Sa amoy niya, parang kulang pa. Konti lang, mga 1 teaspoon lang para may kagat pa. Ayan, pwede naman yung consistency niya eh. So, hindi na kailangan lagyan ng slurry. Actually, sakto na to. Pero kung gagawin nyo to, adjust nyo na lang according dun sa preference kung gano'n sa kaanghang, kung gano'n yung medyo asin niya ng konti o tamis. Doon ka lang naman na mag-a-adjust eh. So, yan. Prepare na natin yung boiled na steam ko na pala na crabs and prawns.
yung white part ng legs. Lagay din tayo ng green part niya. Then, roughly chop na cilantro. Okay, pampasarap din dito ito. So, after nito, pwede na siyang i-assemble. Lagay tayo ng ano. So, maglalagay lang ako ng konti ng seafood stock. Yung pinagpakuluan ko nung crabs, shrimp, and mussel. Kasi siya yung mag-finish ng flavor niya para mas malasa siya ng seafood talaga. And tingnan nyo, kahit naglagay na ako ng ano, malapot pa rin siya. Yung iba kasi naglalagay ng cornstarch eh. So, ayun. Malapot pa rin siya. Ayun, mas lasa na siyang seafood dahil dun sa seafood stock. May aftertaste nung cilantro. Ano bang Tagalog sa cilantro? One soy o kutsay? One soy. Na-assemble na tayo. Lagay tayo ng diced onion leeks. And lemon.